Hello mga kabarkada, welcome back ulit dito sa ating channel, ang channel ng mga pusong nagmamahal at ng channel ng mga bigo. Ang topic naman natin ngayon na pag-uusapan ay ibabahagi ko sa inyo yung mga bagay na gustong gusto ng mga lalaki na marinig na galing sa kanilang partner na babae. Pero bago ang lahat, nais ko mulang magpakilala sa inyo sa mga baguhan dito. Ako nga pala si Julita. At huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin lamang ang notification bell para ma-notify kayo kung may bago na naman akong upload na katulad nito. Lalaki, kinikilig yan kapag makakarinig ng sweet words na galing sa kanilang minamahal. Yung pakiramdam nila, ang galing-galing nila. Kapag ganito ang sinasabi ng babae sa kanya, "Swerte ko naman sa you, love." Kapag ganyan ang sinasabi ng babae sa kanya, talagang kinikilig yan, pakiramdam niya. Ang galing-galing niya, ang galing-galing niyang mag-alaga. Pakiramdam niya, ang galing niyang magmahal. Mas lalo pa niyang mararamdaman, mas lalo pa niyang mamahalin yung partner niya. Kapag ganito ang sinasabi ng partner niya babae, "Sobrang proud ako sa you, love." Kapag ganyan ang narinig niya, doon galing sa kanyang partner na babae, talagang tuwang-tuwa yan. Pakiramdam niya, kayang-kaya niya lahat. Na anumang hirap, kakayanin niya. Nakaka-proud. Kahit sino namang lalaki, pag ganyan ang marinig, talagang pakiramdam niya. Wow ha, galing naman ang partner ko. Galing naman ang mahal ko. Iyon. Kapag sinasabi ng partner na babae sa kanyang partner na lalaki na ganito, "Na-appreciate ko lahat, love." Kapag sinasabi niya na, "Na-appreciate ko lahat, love, lahat ng ginagawa mo para sa amin, para sa akin." Yun, pag ganyan ang sinasabi ng babae sa kanyang partner na lalaki, talagang tuwang-tuwa yan. Yung tipong kahit anong pagod, anong hirap na mga ginagawa niya, hindi niya alintana kasi na-appreciate naman pala sa kanyang mahal ang mga ginagawa niya. Yung kasi mga lalaki, kahit anong hirap, kahit anong pagod, basta para sa minamahal, kakayanin. Kaya, tuwang-tuwa sila yan pag ganyan ang sinasabi mo sa kanila. Nagkakaroon sila ng lakas, nagkakaroon sila ng energy. Kapag sinasabi ng lalaki na "Salamat mahal ko." Kapag sinasabi ng babae na ganito, "Ngayon lang ako naging masaya, love, simula nang dumating ka sa buhay ko. Ngayon lang ako nakakaramdam ng ganitong saya, yung ibang-iba." Kapag ganyan ang sinasabi ng kanyang partner na babae doon sa kanyang lalaki, sa kanyang partner na lalaki, talagang tuwang-tuwa yan. Talagang wow ha, talaga. Talaga lang love ha. Wow, galing naman. Salamat mahal ko. Kapag sinasabi ng babae doon sa kanyang partner na lalaki na "Nire-respeto kita, love." Kapag ganyan ang sinasabi o ganyan ang marinig ng lalaki sa kanyang partner na babae, talagang gustong-gusto nila yan. Gustong-gusto nila na nire-respeto sila. Gustong-gusto nila na marinig na nire-respeto ang lahat ng desisyon niya. Kapag kasi nire-respeto mo yung isang tao, mas lalo pa niyang mararamdaman ang pagmamahal niya. Kasama kasi yan eh. Kapag nire-respeto, kapag may respeto,
may pagmamahal. Gustong-gusto ng mga lalaki kapag sinasabi ng mga babae na pinagkatiwalaan kita, love. Pag ganyan, talagang mas lalo nilang pakamamahalin yung babae dahil mayroon talagang tiwala sa kanya. Yung kahit gagawin niya yung mga bagay or malaya siyang gumagawa ng mga bagay na alam naman niyang hindi nakakasira ng relasyon nila kasi may tiwala naman sa kanya yung partner niyang babae. Kapag sinasabi ng babae doon sa kanyang partner na lalaki na uunawaan kita, love, kapag ganyan ang sinasabi ng babae doon sa kanyang partner na lalaki na naunawaan niya ang lahat, ay talagang nagugustuhan niya yan. Gustong gusto niya ang ganyan na talagang kung anong mga ano. Sa isang relasyon kasi, kinakailangan yung unity, understanding, trust, yung respeto. Yun, kailangan yun, meron kayong dalawa, meron kayong ganyan sa inyong relasyon. Okay guys, hanggang dito na tayo dahil nabubulol na ako at nawawala na ako sa sarili ko. Pasensya, mainiisip. At salamat sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe naman dyan. At saka, huwag kalimutang mag-comments, mag-like, o i-share na rin. Walang awa. Maraming salamat. Sa mga bagong apala ako magpapaalam, lahat ko talagang iniiwan sa inyo lahat na laging magdasal dahil ang Diyos lang laman ang tanging nakakaalam sa atin at siya ang magbibigay sa atin ng maayos at magandang buhay. Bye-bye! I love you all. God bless us.